Magandang araw po uli mga Karo House. So, panibagong araw na naman. So, ngayon, natapos na po kami dun sa overall tiles tsaka sa paggawa ng ceiling and room partition sa isang Angeli na townhouse. So, meron kaming bagong nire-renovate ngayon. Angelic naman po siya na townhouse. So, bali yung iniwan namin po na Amy Row House o Irene Row House, babalikan po namin yung para for room division. Binabati ko nga pala si Sir Reg, Builders Vlog. Napakaganda ng YouTube ceiling na ginawa niya. So, congratulations po sa inyo, Sir Reg Builders at sa tropang Sugo. Ayan. So, shoutout tayo kay Miss Lenny Bandoquillo. Shoutout kay Kapusa TV. Shoutout din kay Sansa Rosa Rafael 12. So, ayan po. So, muli, samahan niyo po kami. Panoorin natin yung mga kaganapan sa mga nire-renovate namin ngayon. So, sa ngayon, bibili muna po ako ng mga materyales. Sasamantalahin ko po yung ulan. So, pasensya na po kayo sa boses ko at meron po tayong trangkaso ngayon. So, pipilitin natin na mabili yung ibang mga kailangan natin. So, ayan. So, bago pala ako bumili ng mga materyales, pupuntahan ko muna yung mga unit. Meron tayong dalawang unit na ginawa, kakatapos lang natin. Natin kung may tuloy yung back extension area kasi sobrang lakas ng ulan. So, check muna natin. So, ayan, nandito na tayo. Ulan. So, ayan yung panahon. So, kita nyo naman, maputik. Ito yung kakatapos lang namin. Overall tiles yung ginawa namin dito. So, check natin. Hopya. Yeah. Yan. So, ayan pala yung ginawa namin dito. So, balita ako dito sa may-ari, baka hindi niya na muna papinturahan. Pero gusto niya palagyan ng kwarto, isang kwarto lang. Tapos dati dito may tulo. So yan, markings na lang yan ng nakaraan na may taga siya. Pero dito natin malalaman pag kinapa natin kung may tubig, wala siyang tubig. Dinamay ko na kasi yan sa pagsasaayos dito. So hindi naman mahirap ayusin yan, tapal lang siya. Kaya wala na siyang binayaran sa akin. Tapos dito sa kisame, dito natin malalaman kung may tagas ng tubig. So wala naman nagmamark. Wala naman markings ng bakas ng tubig. Kaya walang tulo to. So ito nga pala yung kakagawa lang namin na overall tiles. This part na to. So yan. So yun. Ayos. So tinitingnan ko pala to para bago natin i-turn over sa may-ari, at least mabalikan kagad natin. Sa polycarbonate niya, okay din. Ayos. Pupuntahan naman natin yung isang unit. Opya! Panahon, no? Ay, Diyos ko. Tingnan naman natin dito. Okay. So, ito yung sa polycarbonate niya. Ayun, ayos. So, sana wag nang umulan. Medyo delay na ako sa ibang project ko kasi. So, ayan. Pero hindi natin mapipigilan ng panahon. Ganun talaga. So, ito naman yung ginawa namin na unit bago yung natapos namin doon. Dito kami galing sa unit na to. Tingnan naman natin to. So, yun. Wala rin siyang bakas ng tubig. Ibig sabihin, wala rin tong tagas. Ito siya. CR niya. Okay. Let's go. Ay, sama ng panahon. So ngayon pala ay araw ng Miyerkules, October 7. So, bibili tayo ng
yero at saka ng gutter para doon sa ginagawa natin sa Angelic Tan House. So hindi nga pala nakapasok ang tropa gawa ng malakas ang ulan kanina. So sasamantalahin ko. Let's go. So ayan, nandito na tayo. Okay. Yun oh. So, dito na tayo. Kahit anong kulay po, man. Isa lang yan, Brad. Isa lang din yung yero mo. Oo, isa lang din. So, ito pala yung presyo ng stainless. So, 1.7 siya. Tapos yung long strip ay 7.60. So, total of 2,460 lahat. Ayan. So, ayan. Bali, super fine yung ating skim coat. Limang order nito. Ayan, dalawang balde, dalawang kilo. Yung baby roller natin tsaka ibang accessories mamaya papakita ko sa inyo. So ito na nga pala yung pamili ko. So ito yung gauge 5 na long strip tapos stainless na gutter. Bumili na rin pala ako ng tiles na gagamitin sa mga poste. 9 na piraso to. Yan. So ito nga pala yung presyo ng tiles, 720. Ayan. So ito naman yung ating colored sheet or yung plain sheet na kulay blue. So ang presyo naman nito is 1,100. Ayan. So ito yung presyo niya, 1,100. Ayan. So tara, let's go, uwi na tayo. Okay. So ito nga pala yung naiwan namin trabaho kahapon. So hindi kami nakapasok ngayon. Gawa ng malakas yung ulan kanina. So yun yung mga materialis namin. So itong flooring na to, rough finish na siya. Ibang gamit namin, ayan. So kailangan namin talaga ipasok. Mahirap na baka mawala. So ito na yung flashing. Ito na yung yero. Ito na yung stainless gutter. At ito na rin yung gagamitin namin na tiles sa poste. So ayan. So bukas, continuation uli namin dito. Okay, let's go. Sana wag ka muna umulan. Ayan. So bali, ito naman mga pinamili natin na pintura, skim coat, at saka yung mga fang utilities. So bali, ihahatid naman natin doon sa susunod na gagawin natin. Tara. So ito naman pala yung unit na iniwan namin. Pero ginawan muna namin to ng overall tiles. Tapos ceiling and room partition doon sa second floor. So ito po yun. So dito natin ibabagsak to mga pinamili natin. So yan. So ayan, idagdag ko lang ho sa video, no. May mga pagkakataon na meron tayong mga viewers or mga subscribers na nakakasalubong ko po dun sa may outside. So nakakasalubong ko po sa labas. Minsan, pasensya na po kayo. Minsan nagmamadali po ako. Hindi ko na po naitatanong yung mga pangalan nyo. Ayun, pero kagandahan po nun, napakasarap sa pakiramdam na nakikilala nila tayo kahit na hindi pa naman po tayo ganong kalaking YouTuber. So maraming salamat po sa inyo. Kung sino man po yung mga nakasalubong ko po sa part ng All Homes, nakabatian ko po ron. Shoutout po sa inyo. Hindi ko na po naitanong kung ano po yung pangalan nyo, kung saan po kayo nakatira. So ayan po. At isa pa po dun sa nakasalubong ko sa may Barangay Bagtas. So ayan, shoutout po sa inyo sir. Hindi ko na rin po naitanong yung pangalan nyo. Kung sino man po kayo, shoutout po sa inyo. So ayan, maraming salamat po. So ngayon, tingnan muna natin yung mga nagawa namin dito. So bali, ito nga pala yung mga nagawa namin dito.
So itong sala na to, or yung pinakaloob niya, naka-tiles. Pati itong fence area, yan, naka-tiles na rin. So ayan, naglagay kami ng abang sa septic, naglagay kami ng outlet, tsaka ng floor drain, ayun. Tapos dito naman sa may back area, yun, yung floor, naka-tiles, tapos yung counter table, ayan, yung flush wall. So ito nga pala ang lababo niya, hindi muna namin ikakabit yung faucet. So wala pa naman kami nabibiling faucet. Para makuberan po ito lahat at pag nagpintura, hindi po siya madudumihan. Yan. Tapos dito naman sa landing, ayan, naka-tiles po siya. Tsaka yung boardings niya naka-tiles. So dito naman po sa kanya CR, ayan po. Yan po yung mga nagawa namin dyan. Naglagay kami ng ceiling, ng exhaust fan. Tapos yung amenities, ikinabit na po namin. Ayan yung amenities. Lahat po yan bago. Yung floor drain niya, iuhuli namin para pag nagpintura, hindi po madudumihan. Kukuberan lang po namin yun. Ayan po siya. So dito naman po sa pagkakit ng sala, yung ilaw na yan, pwede mong pindutin dito. Ayan, yan ang function niyan. So pwede kang pwede mo pindutin yung ilaw dito para just in case. Hindi ko na po aakyat doon para pindutin yung ilaw. So ayan. So dito gumawa kami ng dalawang kwarto tapos yung isa walk-in closet. So yung ilaw doon, ay switch doon para dito. Pwede mo rin siya pindutin dito. So ito, kinubera na namin to kasi wala na po tong point. So ito naman po yung kanyang dalawang kwarto. So dito sa room closet niya, para magiging office na lang po niya to ng client namin. Parang study area niya na lang to. So meron siya isang switch po rito. So ayan. So pasukin natin yung bedroom 1. Ito yung bedroom 1. Nga pala, lahat ng dimensional sa taas nakakornisa. Ayan yung bedroom 1 niya. May tatlong ilaw, isang round light, tsaka dalawang pin light. So yan, magkaiba po yung switch nun. Okay. So master's bedroom niya, or yung bedroom 2. Ayan po. Ayan. So may apat na ilaw naman to. Isang round light at tatlong pin light. Ayan. So sabay-sabay yung tatlong pin light. Yung round light lang yung kaiba. So ayan. Dito sa bedroom 1, nag-add lang kami ng isang outlet. Ayan. So ayan. Let's go. Ayan. So ito nga pala yung mga pinamili natin. So kailangan natin ng basahan, paintbrush, gypsum tape, ayan, masking tape, acrylon roller, liha, tsaka mga baby roller. So skim coat natin 5 at 2 balde ng ating flat B701 latex boysen. So kaya namin to binili muna just in case na umuulan, pwede kami magtrabaho dito. So yan yung primering. So panimula to. So ayan. So marami pa po kaming gagawin dito. Balita ko sa may-ari, pagdating po dito eh baka palagyan niya ng kisame. So mag-uusap muna kami doon regarding po doon. So ayan, tanghalian muna. Let's go. So kahapon nga pala hindi kami nakapasok. Araw na Miyerkules. Tapos ngayon, Webes. Malakas yung ulan kanina mga 5 ng umaga. Pero ngayon, makulimlim pero hindi naman na umuulan. So nagdesisyon kami na pumasok. So ito pala yung update sa ginagawa namin. Ito. So naka-flooring na siya. Yan. Tapos dito, i-continue namin yung asintada rito sa likod. Yan. Tapos dito pala sa wall, yung wall na yan, ito yung para magiging itsura niya. So syempre, mas maganda pa rito kapag ka natapos. Ayan. Mga tatlong poste pala na to, may ilaw to. Pero ang ilaw niya, wall type. So nandito sa wall. So
So si Master RJ, inuumpisa niya ng i-level to kasi ilalagyan namin ng tiles yung harapan. Yan, harapan ng poste. Nga pala, yayayain ko siya dun sa in-overall tiles namin na nilagyan namin ng kwarto para lagyan namin ng disenyo yung kisame ng first floor. So pag-aaralan namin kung ano yung gagawin namin dun. So bali nandito na pala kami. So titingnan ko din to kung may tagas. So ito pala yung mga natapos namin, yung pinuntahan kong dalawang unit plus ito. So ang ginawa naman namin dito, yung bagong upload ko na video, ito yung natapos namin. So ayan. So ito yung estimate namin to, pero gagawan muna namin ng disenyo itong kisame nito. To. Oh, wala rin to. So ito nga palang mark na to kasi nung time na ginagawa namin yung bubong nito, umulan ng malakas kaya siya nagkaroon ng mark. Hindi pa namin nasisilyado. So bali ito, walang tagas. Kasi hindi mo kaya yung walang gist yan. Gist lang. Oh, kaya naman. Madrop lang yan. Wala na yung another ceiling. Talagang bababa lang namin na gano'n. Okay, bababa lang yung gist tapos. Kaya tayo na accent. Oo, yung mga pinis. Oo, wala na pang pinis. Or strip lights. Home light or strip light. Paikot? Oo, paikot. Sa loob ha. Magkakaroon siya ng home. Yun ang inaakala sa loob. Ha? Paikot may home? Hmm. Hindi ko sila nakaangatay ito. Yan. Well, for example. Pasta-tay ng dish. Oo, para nakagaling na siya. Oo, pero pwede. Nakalagyan tayo. So, didesign niya natin ito. So, yun. Bali, doon pala kami gumagawa. Hinatid ko na yung foreman ko doon. So, bali, uwi muna ako para tawagan yung may-ari. Bali, napagkasunduan na namin ang foreman ko yung disenyo na gagawin doon sa Angeli sa baba ng first floor. Ang problema kasi sa mga unit dito, medyo mababa na yung kanyang ceiling. So hindi tayo pwedeng maglagay ng mga iba't ibang klaseng disenyo ng kisame. Kailangan yung prepared lang talaga kasi masyado nang abot kamay ng tao kapag binababa pa natin yung ceiling. Usually kasi sa ceiling, pag gumagawa tayo ng drops, nagpa-flat ceiling muna tayo tapos saka natin i-apply yung pinaka-disenyo ng ceiling. So ang gagawin natin is drop ceiling pero may konting accent. So yun yung napagkasunduan namin. So tatawagan ko muna yung may-ari. Mamaya, bibili muna ako ng mga materyales. Sige.